Thank you.
Hello, good evening everyone, mga ka-BM. Andito na po ulit tayo sa BM Cycling ngayong gabi, January 4, 2021. Unang-una, Happy New Year sa inyong lahat. At ang stage 4 tayo ngayon sa BM Cycling. Ang BM Cycling po, alam na natin lahat, alam nyo na lahat, ay ang cycling talk show ng Business Mirror na live stream every Mondays from 7 PM to 8:30 PM. Ngayong gabi po, ang host niyo, ako si Jun Lumibaw, ay solo kasi si yung partner ko, si Comtree, si Sunshine Joy Vallejos, ay medyo under the weather siya kasi may mga ginawang projects ata. So, rest muna siya ngayon. Actually, this second time, last time is medyo sa signal naman nagka-problema. But si Comtree, si Sunshine is also monitoring us, and later baka she will throw in some questions. Ngayon, bago ako magpatuloy, ang BM Cycling po ay pinapalabas sa Business Mirror Facebook page at saka sa YouTube. So medyo pasensya na ho dahil biglang nag-absent po si Comtree, ay hindi siya available for video and audio, so medyo ititinker ko ng konti yung script natin ngayong gabi. So anyway, ngayong gabi po ay tinatawag na Ladies Night kasi po tatlo sa mga pinakamatikang siklista nating babae ay guest po natin ngayong gabi. Mamaya ko na po sila i-introduce. Samantala, ay gusto ko sanang pasalamatan ang partners ng BM Cycling na we're on our fourth episode na tonight. So, Direct Ed, pasalamatan natin yung mga partners natin sa BM Cycling. Okay, I'm back. Jun Lumibaw, Com 2 here, Commissar number 2. So, sige, I will do the introduction of our guest for tonight. Tatlo po sila na Southeast Asian Games medalist. Ang isa po rito ay ang bumabalik sa atin at sa kasalukuyang ay nagbabakasyon somewhere up there sa Central Luzon dahil siya po ay hindi lang po isang batikang siklista na nanalo ng gold medal ng individual time trial at saka silver medal sa road race noong 2019 Southeast Asian Games. Siya po ay isang member rin ng Philippine Navy. And during the pandemic, ay naka-duty po siya like all other member ng armed forces na athletes natin. Marami ho yan mga siklista na member ng Navy, ng Air Force, and even sa PNP. Ngayon, ang una pong nating guest ay si ang nagbabalik po si Jermin Prado at maya-maya po ay kakasama natin siya. Ang ikalawang guest po natin ay isa ring gold medalist sa Southeast Asian Games this time ng 2015. Nandoon po ako, di ba? Mamaya magkikwento kami ni Marella kung how she won the 2015 Southeast Asian Games individual time trial gold medal. So ang second guest po natin, nabanggit ko na yung pangalan, si Marella, salamat po. Wala po yung po, ah. Marella, salamat. And then our third guest is ang reyna ng MTB ng Albay. At ang MTB rider natin na nagpakita ng matibay na dibdib, ng determination noong 2019 Southeast Asian Games. Sumemplang na po siya. Pero humabol pa siya para makakuha ng bronze medal. Kung hindi sana siya sumemplang, baka gold medal yung nakuha niya. At nung nag-cross siya sa finish line, tandang-tanda ko pa, putik-putik po ang buong jersey niya. Siya po ay si Abigail Rombaon, direct from Albay. So anyway, meron na ba tayo mga shoutout dyan o direct o later na? Sige, mamaya na lang.
Okay. Si Kong Tri kasi, hindi ako sanay na mag-isa dito. Sana gumaling na siya agad. Hi, Marela. Marela, hello. Hi, sir. Good evening po. Yan, yan po si Marela. Salamat. At kaya po siya naka-face mask. Pwede po siyang hindi mag-face mask kasi po binabantayan niya ang lola niya sa hospital na merong regular check-up lang. So bawal po na walang face mask sa hospital. Si Jermin naman, mahina po ang signal niya sa Bataan dahil wala pong wifi sa kanyang kinatatayuan ngayon. Pero nag-promise siya na kasama siya natin ngayong gabi. And we will hear, audio lang po siya, boses lang po niya ang maririnig natin. And of course, Abigail's there. You can see her. Parang hindi nagbabago. Parang pumuti siya. Parang hindi laging nagbabay, ha, Abigail? Sige. Bago pa ako magtanong ng mga questions, ipapag-greet muna natin ang ating mga panauhin sa kanilang mga fans. Unahin natin si Abigail. Abigail, i-greet mo muna, Abigail. Hello po. Mm-hmm. Okay. Sige, greet mo muna yung mga fans mo, yung mga umiidolo sa'yo, kung sino man ang gusto mong i-greet. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood and sa mga lahat ng sumusuporta po sa cycling, sa Philippine cycling po. Incorrect ko lang po, sir. I'm from Iriga City, Kamsur. Iriga. Kamsur, okay. I'm sorry. Kasi nung yung mga pictures mo, may Mayon volcano sa likod eh. Di ba? Abigail? Ayun. Medyo may problema. Abigail, right? May mga marami kang post. Malapit ba kayo sa Mayon? Tanaw ba ang Mayon sa inyo? Abigail? Medyo... Long distance po, sir. Medyo may kalayuan din po. Ah, so ibig sabihin, nag-long ride ka nung lumapit ka sa bundok ng Mayon? Yes po, sir. Okay. Sige. Salamat, Abigail. Ngayon, punta tayo kay kay Marela. Marela, i-greet mo muna ang iyong mga fans. Hello po. Good evening po sa lahat. And first of all, Sir June, thank you for inviting me along with Sila Jerzy and Abby. It's such a pleasure po. And bumabati po ko sa lahat ng support ko sa lang, sige. Thank you rin, Marela. Si Marela po ay former Red Warrior din po yan sa University of the East. Kakapareho kong Red Warrior dahil UE rin po ako. Pero that was a long time ago. And then si Marela po, mamaya papa-explain natin sa kanya, bago siya naging siklista, siya po ay Class A bowler. Di ba, nag-national juniors team ka ba o national youth team? Hindi naman po, sir. Hindi naman ako naging national team po sa bowling. Medyo competitive lang po, pero I never entered the national team po. Sayang, ano? Na magnet ka ng cycling, ano? Oh. Okay. Oh, si Jermin naman. Jermin! Are you there, Jermin? Hello, sir. Magandang gabi po. Oh, ang ganda ng mukha mo. Letter J lang, oh. Lasa, mahina po yung signal eh. Yung wifi namin, mahina din po eh. Ayaw po eh. Anyway, yung audio mo naman, isa napakalinaw naman. And then, ayan, kita, may picture ka naman, may image ka naman lumalabas. Hindi ka naman, pero kahit hindi ka gumagalaw. Yung kalaban anyway, ko kasi Marela niyan eh. Luma, no? Luma. Luma, hindi man lang nilagay yung ano. Hindi, meron na kayong 2021 na kit, di ba? Po. Meron na kayong 2021 na kit? Ah, meron na po, sir. Meron na po. Okay. So anyway, greet ko muna sila, Jeremy. Binabati ko po kayo ng magandang gabi. At nood lang po kayo. Makichismis. Oh, mamaya, yung chismis, ha? Yung nung magkaaway pa kayo ni Marela, ikwento mo, ha? Oh. Anyway, shoutout na ba tayo? Wala pa. Mamaya na. Sige. Okay. Mahirap mag-solo talaga.
Sige. I'm checking my script, mga kaibigan, kasi po, alam niyo naman, last minute. Si Country, pagaling ka. Sana ba to? Mabalik tayo sa pandemic 2020. Marela. Yes. Paano ka nag-train? Paano ka, how did you keep in shape? Pardon, sir? Paano ka nag-keep in shape during the pandemic? I'm sure na lockdown ka rin sa bahay. Yes, sir. Puro ano, indoor training po. And na-monitor naman po kami ng training po ni Coach Ed. So, hands-on naman po sila. Okay. So how many hours do you spend on your roller o yung sa... Ano magamit mo nung sa minsan po yung smart trainer po. Okay. And then sometimes po rollers lang po. So, ilang oras ka sa smart trainer a day? Minsan, depends po kasi, hindi po kami pwede mag-submit ng training na below 50 kilometers. So, nag-range po yung training ko ng 1 hour 30 to 3 hours po. Okay. Abigail, sa mga post mo, talagang free ride ka lagi ah. Diba? Almost zero case naman ata sa inyo. So, yes, you had the privilege to go out, to go outdoors. Na hindi na ma-monitor, hindi na check kasi nga countryside. So, how did you do in during the pandemic? Yes, sir. For now, hindi naman na po masyadong mahigpit. So, since mountain bike naman, kahit sa dyan lang sa bukid, ayun, pwede po mag-bike. Kaya okay naman po. So anyway, yun nga, mountain bike, bukid, off-road. Marami kayong off-road dyan sa Kamsur. Diba? Yes, diba, ano ka? Dati, Abigail, you were a road racer dati, diba? Yes po. Former teammates ko yan, si Marella and then Jeremy. Yan na naman yung magandang kwento natin mamaya. Nagtatawanan na yung tatlo. May big reveal mamaya? Wala pa kong alam doon. Umiwas ka agad, oh. Okay, teka. Direct, bago ituloy yung conversation, pwede ko nang tanungin ba yung question para doon sa paparaffle natin na ticket? Ano, t-shirt pala, t-shirt? Pwede na. So, sige, ito naman po, yung BM Cycling t-shirt. Meron po akong tatanungin at kung sino man yung unang-unang makasagot sa Facebook Live ng Business Mirror, ay padadalahan po namin ito. Iko-contact kayo ng aming staff sa BM Cycling para makuha nyo yung t-shirt na to. Abigail, hindi ka kasali nito, ha? Yung mga guest, hindi po kasali. Ito po yung tanong. Makinig po kayong mabuti. Last time, nung stage 3, ang tanong ko po ay tungkol sa peloton, sa road cycling. Ngayon, road cycling pa rin ulit tayo ang tanong ko ngayong gabi. Ito po ang tanong. Makinig na po kayo, ha? Sa road race, ano ang tawag doon sa vacuum space o region o area sa likod ng isang rider na kadalasan ay sinasamantala ng isa pang rider na nagpepedal sa kanyang likuran? Ito po, yung pagkunwari, nakatrangko ka, nakatrangko si Marela, tapos si Jermin ay sakay lang, magpepedal lang siya doon sa likod ni Jermin. Ano yung tinatawag na anong tawag doon sa area o space sa likod ni Marela na kadalasan ay sinasamantala ng mga siklista kasi less pagod yun. Wala kang tatamaan na yung headwind na tinatawag. So ano po ang tawag doon sa area na yon? Is English po ang sagot, ha? English ang tawag ang sagot. Uy, meron ng mga sumasagot, ha? Pero anyway, sige, balik tayo sa ating mga guest. Uy, may shout out. Brix, thank you, ha? Oh, shout out muna raw to Centurion Cycling Club and Yuan and Nikki from San Jose del Monte, Bulacan.
sa Buhay Bike Komunidad Mobile in Manila. Oh, Mireya Residence. Marami akong kilala dyan sa Mireya. Sinong taga Mireya? Sinong nag-send ng Mireya Residence? Si Esteban of Nueva Vizcaya, kay Artienda of QC, Landmark Makati DS Warehouse. O, mamaya na po yung iba. Sino yung nag-send ng Mireya? Ah, okay. O, kumusta dyan sa Mireya? Dyan ako nakatire. Mga neighbors ko po, yung anak ko, si Justin, tsaka si Lauren, si Josh, tsaka si Arnold, at tsaka yung tatlong, ano, apat na pusa namin, tsaka tatlong aso. So anyway, ito na. Ano na naman bang tatanungin ko rito? Okay, ito ang tanong sa mga girls. Maraming kababaihan ang mahilig mag-bisikleta, mag-bike. Pero hanggang doon na lang sila sa leisure cycling, kung tinatawag. Kayong tatlo, bakit kayo napamahal o nahilig sa pagbibisikleta? Kasi ang alam natin karamihan sa mga girls, sa mga kababaihan, ayaw nilang umitim kasi outdoor ang bike, ang pagbabike. Ayaw nilang magkamasel ang binte at saka ang gita. At parang sabihin na natin, medyo ano ko, bias ako, ang cycling, ang elite cycling is more of a masculine sport. So bakit kayong tatlo, you have become what you are now, mga champion sa cycling, mga pinakamagaling na Filipina cyclist. Bakit kayo naengganyo sa pagbibisikleta at hindi nyo, parang wala na kayong pakialam, umitim kayo, masugatan ng legs nyo, magkamuscle ang mga hita nyo, etc., etc. So, sinong unahin ko? Marela, sinong unahin ko? Ikaw? German na lang po. Oh, Marela po. Pakala ko, bati na kayo. Si Abigail na lang pala. Oh, ayan, Abigail, pinagkaitahan ka nila. Mauna ka, Abigail. Sige, ako na lang po. Ako na lang. Ha? Sige, ayan. Baka mag-away pa kayo. Baka po kasi mag-away pa eh. Oh, bakit? Oh, sige, go ahead. Siguro na pamahal ako sa cycling kasi nasa bloodline na po namin yun. Bloodline? Nasa bloodline na po kasi. Ibig sabihin, sino ang mga siklista sa pamilya mo? Yung tito ko, yung dalawa ko pong tito. Anong mga pangalan nila? Si Alvin Binosa po. Si Alvin, okay. Virgilio Binosa po. Si Alvin, kilala ko yan, nag-mountain biker, tsaka ano, nag-tour din yan. Oh, kumusta mo sa kanya? Isa yan sa mga pinakamalakas natin. National team din siya dati, si Alvin. Versatile siya, mountain bike and road bike. Parang ikaw, versatile, mountain bike and road bike. So, maganda yan, bloodline, diba? Na-inspire ka ng mga tito mo. So, Marela, ikaw naman. Sir, ano po, siguro yung challenge po sa pagbabike yung nagustuhan ko. Challenge? What do you mean? Kasi ang kwentong narinig. Sige, go ahead. Mas napupush ko po yung limits ko. Kunwari po, pag nagkaroon po ako na, may distance po akong binike, gusto ko next time mas malayo, parang gano'n. Yung narinig kong kwento noon sa'yo, namamasyal ka lang ata sa MOA? And then, ikwento mo nga? Dati po kasi, nag-start po talaga ako. Gusto ko lang po siya. Dapat po talaga mag-triathlon. Pero hindi po ako marunong lumakoy sa lalo. So, nag-start po ako ng duathlon. Okay. And then, sa MOA po ako, sa MOA po yung training ground po talaga. And then, so nagbabike, usually nagbabike po ako doon ng sobrang early ng umaga bago pumasok po ng pool.
Okay, tapos na-discover po ako ni Coach Ponga Labramonte. Mm-hmm. Tapos doon na po nag-start yung cycling career. Anong year yun nung na-discover ka niya? 2013 po. 2013. So in 2 years, nag-bloom ka, nag-blossom ka into a Southeast Asian Games champion, di ba? 2015 yes, yung Singapore. And, first laban po sa nung 2015 po. Okay. Yan po. Hindi ka naman pinigilan ng magulang mo? Dati po, pinipigilan ako kasi madalas po ako sumimple lang. Tapos, parang siguro nakita nila na napamahal na rin ako sa sport. And then, yun po, parang sinuportahan na lang po ako sa gusto ko. Meron kang sample lang sa Subic, di ba, na sumabit ka sa barbed wire? Yes, sir. Sumabit lang po ako sa isang race, Tour of Subic po yata. Mm-hmm. Hindi po ako masyadong sanay sa downhill. Mm-hmm. Tapos, mid-slide po ako sa may upper mouth. Saan tumusok yung ano, yung barbed wire? Barbed wire, sir, sa aking ano, right cheek po. Meron bang scar na iniwan? Yes po, meron. Pwede mong may pakita sa amin ng... Di, parang wala naman ah. Sa personal, makikita. Yes, sir. Mas makikita po sa personal. Ang sabi sa akin, tumusok talaga, talagang hinugot eh, no? Opo, sir. 7 stitches po siya. Hindi naman siya tumagos. Tumagos ba? Hindi naman po, sir. Hindi ka ba na-discourage nung sumemplang ka at nagkasugat ka pa? Hindi po. Mas natuwa po ako nun kasi parang second drink ko pa lang po yun. Tapos parang sabik pa. And then parang na-challenge po ako. Hindi kaya ka sumemplang kasi si Jermaine yung nasa tabi mo at tinulak. Hindi ko pa po kailan si Jermaine nun. Wala pa. Ha? Wala pa ako, sir, nun. Saan mo nagkakakilala nun? Kala ko, nasa tabi mo, nasa likod mo si Jermaine. Tapos... Pero nung nakilala ko siya, sir, uminit na yung ulo ko. Yo? Tawag doon, hate at first sight. Yes. Oh, ikaw naman, Jermaine. Ako po, sir? Actually, hindi kita maalala na naririnig-rinig na kita na may magaling na women rider, nasa Navy, etc. Pero hindi ko pa natundan yung karir mo, yung early days sa karir mo. So, ikwento mo nga bakit ka na cycling kasi the last time... Sir? Okay, ikwento mo nga paano ka na-engganyo sa cycling? Nainganyo ako sa cycling, sir, kasi ano, sir, bata pa po ako. Gustong-gusto ko na pong mag-bike. Mm-hmm. Pero, yun nga, sir, wala naman po akong pambili ng bike. Hinihintay ko muna na lumaki-laki ako. Mm-hmm. Tapos, Dabo. Ano po, yun nga, sir, napamahal na rin po ako sa cycling. Ano yung unang saka, bike? Po? Ano yung unang bike mo? Unang bike ko po yung bakal po na... Top Gear. Road bike na. Ngayon po na, naka-restore po ngayon yun, nasa Quezon Province po ngayon yun, kay Kuya Manny Orsiana po. Bali siya po yung nag-aalaga dun sa bike ko. Road bike na kakagad? Bali, ano, hindi po, mountain bike po yun, sir, na nilalampasok ko nga po si Abigail nun eh. Joke lang po. Totoo ba yun, Abigail? Nagkatagpo kayo sa... Nakakalaki mo ako si Abigail. Tanong niyo po sa... Abigail, totoo ba yung sinabi ni Jermaine? Sir? Totoo ba yung sinabi ni Jermaine na nilalampaso ka raw sa karera sa mountain bike? Ano po yun, sir? Nilalampaso ka raw ni Jermaine sa mountain bike nung araw. Na ano po? Na pinahihirapan ka sa mountain bike ni Jermaine? Ay, sir. Sir, binabangga po niya yung mga lahat ng kahoy sa Tagaytay, binangga niya. Bakit? Galit siya sa lahat? Galit sa mundo? Warrior yan, sir. Magaling yan, sir. Oo, sir, magaling yan. Bali kasi, sir, trial po nun sa Tagaytay. Okay. Anong trial sa... Trial po nun, yun po yung... Opo, bali, sir, yun yung kauna-unahan pong karera na
national championship na mountain bike pa na sumali ako na nun yung bike ko. Mountain bike po kasi talaga ako dati. Mm-hmm. Eh, hindi ko naman po alam na gano'n naman po pala grabe yung ahon, tapos yung grabe din po yung lusong. Eh, yun, binanggabang ako po lahat ng ano dun. Lahat ng puno dun. Saan ginawa sa Tagaytay yan? Sa Tagaytay, sa ano po ito, sir, eh? Kung hindi ko na po masyadong... Saan na ba, Abdilon? Sa... Sa Tagaytay, sa Batangas. Batangas. Sa, hindi ba sa tatlong bungo yan? Three skulls? Yes, sir. Doon po. Ah, okay. Doon po. Opo, sir. Doon po. Doon po. Doon pa rin. Downhill o yeah, cross-country yung mga ginawa nyo doon? Cross-country po. Cross-country. Okay. So, anyway, ayun nga. Oh, warrior daw si Jermin. Binangga niya lahat. At binangga ko po. Lahat ng puno doon, sir. Dumating yung araw na binangga rin niya si Marela. Pero anyway, sige, merong mga pa-shoutout ulit. The best, right? Ano yon? Abigail? Teka, may, for a while girls, ha, may shoutout tayo rito. Ha? Kay Jordan, Rearte, Leia, Kaling, Bonotan, Sari Osorio, Lori Cordero. Wala po. Ano po? Si Makoy Bonso, si Mark Julius Bonso, watching from Mexico. Wala po, sir. Mexico, Pampanga. Si one of the promising junior riders natin nung araw. Ito pa. Shout out si Makoy. Ayan si Annalisa Del Mundo, isang commissar din natin. Kumusta si Chief Com? I heard nasa hospital si Mangatong, si Chief Com Atong. Oh, si Isa Kirante Van Doom from the Netherlands, ang ating dating his proofreader ng Business Mirror. So, inabot na po sa akin pala yung ano ng ni Bricks, yung nanalo sa ating question. Sorry. Oh, ulitin ko yung tanong, ha. Asan na ba tong kodigo ko? Meron ng nanalo, ha. Ang question po ay sa road race o sa cycling, ano ang tawag doon sa vacuum space sa likod ng isang rider na kadalasan ay sinasamantala ng isa pang rider sa pamamagitan ng pagtipedang niya sa likod nito? Ito ay nagkakaroon ng advantage kasi walang hangin na sinasagupa. Ang sagot po ron ay slipstream. Slipstream. S-L-I-P-S-T-R-E-A-M. Slipstream. At ang nalalo po ay si Mr. Lee Contreras. Mr. Lee Contreras. Ito po, Lee Contreras. Ayan. Kung mababasa ninyo. Meron ka nitong t-shirt na BM Talk Cycling. Siguro, ano bang mga size nyo, mga girls? Para mabigyan din namin kayo nito. Pero may mga tanong ako mamaya na sasagutin ninyo, ha? Para mabigyan po kayo ng t-shirt. Mr. Lee Contreras, congratulations for answering Slipstream. So ito pa ho, mga shoutout. Alduin Tolosa from Las Piñas Boy, Marky Almazora, Team Sandari Batulaw, ayun, June Benosa Rombaon. Kapatid mo yun? Nawala si Abigail. Sino pa ba? Giovanni Perez, Team Buhangin. Shout out day kay Jordan, Team Mio. Team Buhangin, okay. At dyan po sa Dagupan City po, shout out ko sa nanay ko po, baka nanonood, baka tulog na. And then ang tropa ko na Thursday Club, Nick Ferrer, Jimmy Cantor, etc. And dyan po sa Valdez Compound, Purok 4, Bambang Nueva Vizcaya, sina mamay, sina uncle, sina auntie, mga pamangkin, etc., mga Valdez and Vallejo sa clan. Kumusta po kayo diyan? Si May and diyan po sa Cavite, sa Dasmariñas si Lisel and family, kumusta po kayo? Anyway, balik na tayo rito. May nanalo na si Lee Contreras. Ay, excited na ako sa question ko sa inyo, mga girls.
Ang haba na. Abigail, ba't ka nag-shift ng ano, ng discipline from road to mountain bike? Yes, Papa. Ba't ka nag-shift from road back to mountain bike? Ito na. From road to mountain bike. Ano mga sikreto kayo, ha? Hindi ba? Ano? Ano? First love ko po kasi yung mountain bike, sir. Nag-start ako mountain bike. And then, nung pumunta akong Manila, nung PNG, since yung nag-trial po ako sa track, tapos, nanalo, pero alam ko, nakapasok po ako sa road. Sa road po ako nakapasok. Hindi po sa mountain bike. So, pinagpatuloy ko na lang po yung sa road ko hanggang 2018. Yan po. 2018 ba? Mas... Yung matalaga ang dahilan? Opo. Mas ano ko po kasi yung ano eh, yung... Opo. Hindi, alam po yan ni Marella. First love ko po talaga yung mountain bike. Alam niya po yan. Di ba, Marella? Kasi yung mukha po niya. Bakit yung mukha niya? Marella. Nakahal po talaga niya yung mountain biker. Mountain biker. Si Jermin, medyo nakakalusot sa kantsawan kasi wala siyang video. Sayang. Panay lang ang tawa. Sayang. Magtatampo sa'yo si Sir June. Magkikita pa naman kami ni Sir June eh. Soon, the national championships. Pero matagal pa yun. Sa May. Yes, sir. So by the way, girls, stay in shape. Ha? Kasi yes. Magna-national championships tayo. And then, sa lahat ng cycling fans, aficionados, ang sabi po ng ating Phil Cycling President na si Congressman Abraham Bambol Tolentino ay tuloy ang cycling, tuloy ang national championships with or without a vaccine. Yun na, with or without a vaccine, meron tayong cycling sa 2021. Gagawa ang Phil Cycling ng bubble niya, bubble environment, either sa Clark or sa Subic. Ang dahilan, kung nagawa ng PBA na magka-bubble, why not cycling, di ba mga girls? Yes, sir. Sa Europe, tuloy-tuloy ang karera, ang big tours, ang major tours, ang Tour de France, Giro, tsaka Vuelta España, nagtuloy-tuloy sila. And actually, parang zero casualty sa COVID. Kaya lang, ang may casualty dun sa mga European races ay yung mga sumemplang sa finish line. Kasi yung mga organizers, hindi binigyan ng priority ang safety sa last 1 kilometer, last 3 kilometers. So ayan, pagandaan natin yan. Yes po. Magkakaroon kayo ng meetings with your coaching staff. So, kay Coach Eds, kay Coach Reinhard, kay Coach Farr, kay Coach Eboy. Speaking of coaches, I will put you on the spot, girls. Anong ayaw niyo sa mga coaches ninyo? Hindi yung ano yung gusto niyo sa mga coaches ninyo, ha? Ano yung ayaw ninyo sa mga coaches ninyo? Sasagutin niyo ba yan? Hindi, sir. Ha? Hindi, sir. Okay. Ano ba yun, sir? Yung dating coaches o yung ngayong coaches? Yung follow-up question ko eh. Sinong ayaw nyo na dating coaches ninyo? sa totoo lang, sir, ano, ako na lang sasagot. Sige, go. Hindi naman sa ayaw, sir. Mm-hmm. Nagkataon lang talaga, sir, na ayaw sa amin. Totoo ba yun, Marella? Oo. Ayaw daw nila sa kina Jermin, yung mga dating coaches? Ay, hindi ko po alam, sir. Hindi. Isa nagtataon lang. Hindi na po nagkaintindihan. Okay. Mamaya, kung may time pa tayo, ibunyag niyo lahat.
So, mapunta tayo doon sa Southeast Asian Games, no? Andun din, napanood ko kayo lahat paano kayo nagmedalya. Noong 2015 sa Singapore, si Marela. Sa noong 2019, nauna yung mountain bike, si Abigail. Hinabol na yung bronze medal kahit na sumemplang na siya, nasa likod na siya. At si Jermin naman, ay sinemplang na niya sarili niya after ng finish line kasi binuhos niya lahat. Akala nung first aid, akala nung ambulansya, parang nawalan ng malay daw si Jermin. Tapos sinasakay na siya sa ambulansya. Pero nagpapigil siya kasi talagang hinahabol na yung hininga niya. Okay. Mauna tayo doon sa 2015 SEA Games. Marela. Yes, sir. In-expect mo ba na mananalo ka doon sa ITT sa Singapore? Ay, hindi po, sir. Until now, hanggang ngayon po, iniisip ko Tampa pa rin po yun, sir. Kasi alam niya naman po, parang first time ko lang pong sumapak doon. And kung ano lang po yung tinuro sa akin, yun lang po yung ginawa ko. Yes, sir. It was your first international competition, di ba? SEA Games ka agad. Yes, sir. Yun po agad yung first. Hindi ka ba dinaga o kinabog? Dinabahan po ako, sir, nun sobra po. Pero siyempre, nandun po yung excited kasi first time. So parang no pressure. Kaya parang nabigay ko po yung best. Hindi ka nila inaasahan ano, na ikaw yung malakas ka sa time trial, di ba? Opo, sir. Medyo... parang advantage din po kasi kapag hindi ka po kilala, parang sila lang yung nagbabantayan. May kwento ako rin dyan nung ano eh, yung sa nung nanalo ka ng gold. Siguro hindi talaga ina-expect ng team, ng coaching staff na may mag-gold sa mga riders natin. At after nung podium ceremony, naghahanap ako ng bandila ng Philippine flag para gamitin na Marela, isuot niya sa habang sinasabitan ng gold medal. Wala kayong dalang Philippine flag noon, di ba, Marela? Wala po yata. Wala. So, ang ginawa ko noon, pinag-usapan ko yung isang member ng organizer na yung ginamit na flag doon sa flag ceremony na tanggalin muna sandali, di ba? Opo. Yun ang hiniram muna namin for a while para maisuot, maidrape ni Marela para maganda yung photo opportunity para sa kanya. Sinauli ba natin yung flag? Opo. Naisauli naman. Naisauli naman. So, after that, Marela became a marked woman sa Southeast Asia kasi ITT. Numaro ka ba ng road nun? Yes, sir. Nasama ko po si Abigail. Dalawa kayo nun, di ba? Yes, po. And then, circuit lang naman yon. Tapos ang ahon lang naman, yung tunnel, di ba? Papatok na tayo nun. Parang, actually, sa Singapore, pag isang ikot ata, 20 kilometers lang eh. Oh. Or nasa 27 kilometers yung ano dun, circuit. Parang ganun eh, no? Yung rusa po nung time trial, parang 3 laps lang po. 3 laps lang. Doon sa ruta ng ano yun eh, ng Formula 1, di ba, sa Marina Bay? Anyway, kay ano tayo, kay Abigail. Kwento mo yung determination mo nung sinungkit mo yung bronze medal. Nandun ka na sa bandang likod eh, di ba? At sumemplang ka pa. Kwento mo nga yung paano ka sumemplang. And then ano yung nasa damdamin mo noon na hinabol mo pa yung third place? Abigail? Abigail? Yes po. Oh, kwento mo nga paano mo nasungkit yung bronze medal. Kasi nasa likod ka na eh. Diba? Bale, kabisado na po na po, sir. Kabisado ko na po kasi nun yung ruta. Tapos... Hi, sir. Sige, go ahead. Okay na po. Oh, go ahead. Kwento mo.
Kasi parang sa last lap ka humabol. Yes ano? Po. Anong lap tapos, ka sumin? Tapos sabi ni coach, tuloy ko lang daw po yung pacing ko. So, yun lang po ginawa ko. Tinuloy-tuloy ko lang. And then, paano ka sumin lap? Yes po. First lap po. First lap pala, magka, ano? Bali, magkakasunod kami nung Thailand. Eh, di po kasi ako sanay na, ano, nung training po ako. Kasunod ko yung Thailand na dalawa. Mabagal yung approach nila dun sa jump. Mm-hmm. Tapos po, di ako sanay na may kasunod na, ano, may kasunod dun sa jump. Ayun, nanibago siguro. Mm-hmm. So, bemp lang po ako. Naligo ka ng putik, no? Pero di naman po ako nawala ng pag-asa noon. Basta tinuloy-tuloy ko pa din po, sabi ni kaya nung after tinikman ko lang po yung lupa doon. Anong lasa? Anong lasa ng lupa ng Batangas? Uy, may delay kaya no, kaya masakit sa'yo, masakit yung lasa na. Wala ka namang ano, wala namang fracture, ganyan, wala, no? Medyo mahina signal, sir. Sorry. Hindi ba? It's understandable. Jermin? Yes, sir. Oh, nung first episode kasi... Wala naman po, sir. Sa awa ng Diyos. Okay naman po. May delay. Oh, yes, sige. Sir. Oh, Jermin? Individual time trial. Para kang alam, Marela, nung 2019 SEA Games. So, it was your turn na ikaw naman ang maging gold medalist. Paano mo pinaghandaan yung SEA Games? At ano ang nasa puso't isipan mo nung binibigay mo ng lahat dun sa time trial? Si Comtree, si Sunshine ang naghatid sa'yo, eh, nagbantay sa'yo mula start to finish nung time trial na yun. So, pakikwento mo. Bali, sir, pinaghandaan po namin yun ng almost, kung hindi po ako nagkakamali, almost 2 to 3 years po. Two years. Almost 2 years po. Kasi po, nag-ano po ako nun eh, nag-training din po ako sa Philippine Navy. After naman po nun, sunod-sunod na po yung mga laro. Sa awa po ng Diyos, nakakalaro na po ako. Tapos po, yun nga po sir, first time ko pong mag SEA Games at mag ITT po. Hindi ko rin po expected na mananalo po ako dun or mag-gold po ako dun. Kasi hindi po talaga ako, kumbaga, noon po kasi mahina po ako sa panayan. Tapos po, later on po, natutunan ko po kung paano mag-trangko. Na mas maganda pala, magtrangko kaysa palagi kang tumutok. Tapos, kasama rin po namin yung mga boys po, Philippine Navy Standard Insurance na men's. Sa totoo lang po sir, dun rin po talaga kami sobrang nabatak sa lalaki. Kahit po ako, nung mag-isa pa lang po kasi ako sa team, mga lalaki na po yung kasama ko. Kaya po, sobrang proud po ako sa kanila. At... kahit pa paano po, nakakasabay naman po ako sa kanila. Yun po sir ang kagandahan po ng nakakasabay mo po yung mga lalaki. Mas malakas po sa'yo. Nung palapit ka na ng finish line, anong nasa isip mo? Nung blanco po kasi yung utak ko nun sir kasi marami pong problema. Start pa lang, hindi na kami pwedeng paggamitin ng bike namin. Maraming aberya. Tapos second pa, naiwanan pa sa hotel yung road bike namin. Kaya sobrang stress din talaga, pati mga coaches namin. Iniiyak ko na lang kasi feeling ko hindi na makakalaro. Sayang din, kumbaga iniisip ko lang sir, sayang yung pagkakataon. Unang-unang inisip ko po noon yung si Bibi ko po, si Princess, tsaka yung mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Hindi ko na rin po inisip yung hindi naniniwala sa akin kasi baka ma-stress pa po ako lalo nung laro.
Naalala ko yun, yung time trial bike ninyo, kasi it was more of a time trial. It was more leaning towards a tri bike, di ba? Meron siyang parang gadget na nandun sa malapit sa Manubela. Buti na lang, yung chief commissioner natin from Iran, I forgot his name, pumayag siya na pwede palang tanggalin yung gadget na yon. And then the other countries, they agreed na pwedeng tanggalin. So nakakarera na rin kayo. Actually, nag-suggest ako kina Coach Toto at saka kay Coach Ed, kung pwede, takbuhin na lang yung, kunin na kaagad yung road bike just in case na hindi payagan yung time trial bike. But that's history now. Nag-gold medal ka sa team time trial, bronze medal tayo sa men, di ba? Sa team time trial. Correct ba? Yes, sir. Tama, yes, sir. Okay. Ako, hindi ko rin kaagad nalaman na best time ka na pala noon. It took a while you were recovering, and then that's the time you learned na ikaw pala yung best time. Nung nalaman mo na gold ka pala, best time ka, ano ang naging pakiramdam mo? Ano, sir, talagang ano, sobrang saya ko na hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko ng mga araw na yun. Kasi pangarap ko lang po yung na magkaroon lang ako ng medalya. Mm-hmm. Kahit once lang. Hiniling ko po talaga yun, na pinagpipray ko araw-araw. Hiniling ko po na sana makapag-medalya man lang. Yun po, sobra-sobra po yung binigay sa akin. Naging gold po. Kaya ano talaga ako, nag-uumapaw po talaga sa tuwa. Ganon din bang nakaramdaman mo noon, Marela? Marela? Yes, sir. Of course. Ganon din bang nakaramdaman mo? Yes po. Parang ano, sobrang saya po. Yung ano po, parang lahat ng hard work and time. Sobrang cycling po kasi it means a lot of time para maging makuha mo yung popcorn. So, masaya kapag na-achieve. Sana no, sana sa 2021 SEA Games, maulit natin yung mga glory days nyo na yun. So you have 10 months to prepare, kasi November 21 to December 3 ang SEA Games sa Hanoi. In 2003, Hanoi SEA Games, isang medal lang tayo doon, isang gold medal lang na panalunan natin. And ang nanalo noon, cross-country of mountain bike, si Coach Eboy Quiñones, ang nag-gold medal doon sa 2003 Hanoi, the Vietnam Southeast Asian Games. So, sa MTB, Abigail, you're in good hands, dahil gold medalist yung coach nyo. And si Eboy is from ano, no? Cam Norte naman si Eboy, ano? Abigail? Abigail, may delay. Okay, kasingit ulit ng shoutout, ha? Kay Willie Carandang, ating kasama lagi, yes, sa tour. Kay Team Boy Canin, Jordan Real. Yes, sir. Same na taga Bicol po. Si Coach Eboy. Ito pa, si Noel Benosa Bumalay. Lori ba to? Cordero? Sorry, kasi parang lonely kasi yung nakasulat dito eh. Annie Thea of Binyan Branch. Annie T. Okay, of Binyan Branch. Jabril? Jatel? I don't... Sino sumulat nito? Jabnel Ramos from Pilar Las Piñas. Kay Luz Soriano. Ito pa. Jay Jimenez from Caloocan. Manuel Alexander. Cruz Ponotan III and his son Kukui. Princess Ocampo from Antipolo City. Oh, may question pala dito. For sa inyong mga girls, may question. Sinong nagbigay nitong question? Miss Leia Bonotan. The question is from Miss Leia Bonotan? Yes. Okay. Tanong sa inyong mga girls, mga female cyclists natin. Sino ang nag-encourage daw sa inyo para maging cyclist?
I think na nasagot na rin kanina ito, ano? Si Marella, yung nag-duathlon or triathlon. Si Abigail is yung mga tito niya, si Alvin Benosa. At si Jermin, talagang warrior. So, gagawin niya kahit anong gusto niya gawin sa bisikleta. So, meron pa ba tayong ibang nakakalimutang i-shout out? Sige, ano pa ba? Gusto niyo ba magbisikleta? Mag-collective training, girls? Gusto niyo nang bumalik sa kalsada? Marela? Ako po, sir. Yes po. Of course. Miss ko na pong mag-bike na walang mga. Hirap ko pa lang. Sa kampo, Jermin, pinapayagan ba mag-bike? Jermin? Yeah, sorry, sir. Sa kampo, pumapayag ba silang magbisikleta kayo? Ah, sa kampo po? Bali, sir, okay naman po, sir, kasi ang nung mga nakaraang buwan po kasi, sir, talagang pandemic talaga. Hindi talaga kami makalabas, tsaka puro duty, detail, mga ganun po. Hindi po kami masyado nakapagpayag, pero gumagawa naman po ako ng paraan. Gumigising po ako ng alas 4 ng umaga. Minsan po nag-trainer na lang po ako. Pero syempre po mas maganda pa rin po yung talagang sa labas ka magbabike kasi talagang kalaban mo po dun sa trainer and roller yung inip. Mm-hmm. Minsan hindi ko rin po kaya. Iba yung nasa kalsada, di ba? Po. Iba yung nasa kalsada. Iba, sir. Ibang-iba. Iba yung kalsada, sir. Kaya nga sana po hiling ko lang po ngayong pala rin na makapag-sige at saka makalaro ko ng national championship po kami makapag-insayo para rin naman po ito sa bansang Pilipinas. Huwag kayo mag-alala kasi ang presidente natin, si Kong Bumble, ay kinumit niya yung national championship balik cycling with or without vaccine. And then actually si Attorney Billy Sumagi, yung sec-gen natin sa PhilCite, pinatrabaho na niya. Nag-start na siyang magtrabaho kanina, nag-usap na kami para mag-umpisahan na ang programa. Even the coaching staff already buckling down to work, kumbaga. So, girls and mga ka-BM, let's break for a while for some reminders from our direct ed, Director Ed Dapad. Hindi lang art director, Facebook live stream director din. Magaling po yan si Ed Dapad. Na artist. Magaling mag-layout. Final report. Okay, let's break muna tayo, girls. Thank you.
Thank you.
ang pagbabalik, mga ka-BM. Pero bago ang lahat, may mga shoutouts pa. Si Carlo Abalos, ang my fellow Pangasinense. Parang si Marela lang na lahing Pangasinan din si Marela. Di ba, Marela? Sir, from Bugalyon po. Yes, from Bugalyon, Pangasinan. While yours truly, your host is from Dagupan City. Born and raised in pure-blooded Pangasinan. Ayaw daw nilang tawagin kaming Pangalatok, pero I prefer, it's okay with me if they call me Pangalatok. Of course, andyan si Boyet Nicasio, si Yet Bu, at saka si Rodel Suarez. Hindi po kamag-anak ni Stella Suarez. Ito pa ho, si Net Soriano, si Ivy Johnson, si Kim Cadiz. Oh, si Romel Perez, one of our commissars sa road race. Romel Perez, salamat sa mga tips mo, pero hindi ko pa na-memorize, hindi ko pa na-master sa next episodes. At pag-mastering ko yan. Joselito Santos, ito ba si Kado? Ang dating national team rider, multiple Southeast Asian Games gold medalist. Of course, si April Sarabia Bornales. And si Mr. Edwin Salian. Mabalik na tayo. Medyo 15 minutes na lang. Ladies, 15 minutes na lang tayo. Jermaine, ano, umpisa mo na. Jermaine? Wala si Jermaine. Sabi niya, may kikwento daw siya. Jermaine? Where's Jermaine? Okay. Anong kwentuhan natin, girls? Marela? Oh, yes, sir. Si Marela po sa UE, she started as a dentistry student, no? Yes, po. But because of the demands and rigors of cycling, she had to give up her dream of becoming a dentist. And UE pa. Alam mo naman ang mga dentistry graduates ng UE ang gagaling. Yes. Meron po akong mga kaibigan, mga kakilala na magagaling na nanggaling ng UE nung kapanahunan ko sa UE. That was in the late 1980s, matagal na. Abigail, sorry. Ano ang tingin mo para ma-inspire yung mga kabataang babae para mag-take up seriously sa cycling? Kasi mabibilang lang natin ng mga daliri natin sa kamay at saka sa paa yung talagang nagseryoso sa cycling. How can we attract them na cycling is not that physical sport at all? Kasi ang national team natin, like sa road, parang lima lang kayo, di ba, Marela? Parang five or at the most seven lang. Sa mountain bike, ganun din. Parang maraming siguro nag-aalangan sila nga dahil yung sinabi ko kanina na iitim sila, magkakamasel sa hita at saka binte. Ano ang pwede natin gawin para ma-encourage yung mga bata na someday ay maging national team din sila? Sa akin po, well, cycling malaking tulong po talaga siya sa, hindi lang sa physical, tulong ka pa sa environment. Mm-hmm. And then, kung sports-minded ka talaga or mahilig ka mag-bike, why not na try mo na mag-professional or mag-ensayo maigi. Kasi masarap sa feeling yung nare-represent yung ano eh, yung bansa natin sa larangan ng sport. Maganda sa ano, maganda siya. Nakakilabot, di ba? Abigail? Yes po. Sobra. Tatayo ang mga balahibo mo. Matatayo ang mga balahibo mo, di ba? Yes po. 'Yon. Diyan ba sa Camp Sur eh, may mga tinitrain ka na rin ng mga batang cyclist, may mga tinuturuan ka na rin ba? May mga sumasama naman po. Actually, yung pamangkin ko po, sinasama ko na din po minsan mag-bike. Pero since
restricted po sa mga bata ngayon. Halos dito lang din po sa paligid, ay dito lang sa lugar po namin sila nagbabike kasi di pa po sila dapat lumabas. So pero dito, dito lang din po. Pero the moment na libre na lahat, wala nang restrictions, willing silang magpaturo at willing silang sundan ang pedal mo. Opo. May mga kabarangay po. Mm-hmm. Yung mga kalugar namin dito, mga pinsan ko, nagbabike na din po. Good. Very good. Anyway, magkakaroon ng amendment sa charter ng Field Cycling at magkakaroon na tayo ng mga regional presidents for Northern Luzon, for NCR, for Southern Luzon, for Visayas, for Mindanao para matutukan na ang programa ng mga nasa probinsya. Yes, Marela? Yes, sir. Paano ka makaka-attract na magkaroon pa ng maraming Marela, magkaroon pa ng maraming Jermaine at maraming Abigail? Actually, sir, kaya nag-demand na nga po ang mga female cyclists po natin. Mm-hmm. Marami ng mga babae ang nag-organize sa sport, which is nakakatuwa naman po. Siguro ang kulang lang po talaga is exposure to races kasi natatakot sila na baka may mga... minsan kasi kapag nakita na nila si Jermaine, ganyan, ayaw na nila sa mali. Nalalambot na kagad. Opo, nalalambot na kagad gano'n. Ka pero siguro isasuggest ko, since marami naman na pong nagpapakarera ngayon, or mas marami pang magpapakarera in the future, huwag lang silang matakot kasi parang just take it as a challenge para mas gumaling pa sila. And very exciting naman talaga ang sport na ito. Yan po, sir. Pero dumadami na po ang female cyclists natin. I agree with that, Marela, yung dapat may marami pang karera, marami pang races para may motivation ang ating mga siklista. Kumbaga, kahit na monthly races or weekend races na may hindi lang para train. Criterion races. Yes, criterion. Para lang masanay yung mga babae na sumali. Alam mo, speaking of criterion race, that's one of the more exciting event sa road race. Yung in a minimum of 900 meter na circuit, and then you race for several laps, for 20 laps, and then yung merong batengteng, may bell, and then you get points, the top five finishers for each lap, for each designated lap, you'll get 5, 4, 3, 2, 1 points. Mas napaka exciting po nun, tsaka yung crowd, yung fans na naka-focus dun sa karera, di ba? Maybe I strongly recommend that na gawin natin yan pag nagsa-cycling na tayo. Marami namang lugar dito na pwedeng gawin yan eh. Tulad dito na lang sa Makati. We have the... Uy, naib na si... Wow! Ano? Wow! Ang galing na natin. Ba't naging kulot? Ba't naging kulot ka? Hindi ka namang kulot ah. Uy, nasan ka na? Tumakas ng tignan, ha? Well, anyway, ituloy ko lang yung sinasabi ko. Tulad dito sa Ayala Business District, meron tayo dito yung Ayala Triangle. Kung ipapahiram sa atin ng Ayala Group yan, baka pwede natin tayo mag-criterium dyan. Sa Ortiga Center, pwede rin. Sa BGC, pwede rin. Although, we could only do that on weekends. Sana magkaroon ng sponsors na magpakarera ng ganun. And I'm sure it's a safe race kasi controlled environment naman. Okay, Jermaine. Bakit parang naging kulot ka? Hindi, sir. Ano lang, sir. Umaba na lang yung buhok ko ngayon, sir. O, mahangin sa labas. Mahangin sa labas, sir, kanina. Ayun. Yung tanong ko kanina, kina Jermaine tsaka kay Abigail, kung how can you encourage yung mga young girls, mga teenagers, to follow your footsteps, tama ba? Footsteps o yung pedal, na maging isang champion rider, isang elite rider, no matter what discipline of cycling. Ako ba, sir?
Yes, ikaw na lang. Yun nga po, sir. Katulad din po ng paulit-ulit naming sinasabi sa kanila, yun nga po, yung sinasabi na rin po ni Marela na yun nga po, yung huwag po matatakot kumarera, tsaka yung lalong-lalo na huwag matatakot mangitim. Kasi mas marami pong kababaihan ngayon na pag yun, may araw na, matarek na ang araw, hindi na sila magbabike. Tsaka ano lang po talaga, ensayo lang po. Doon lang naman po nakukuha talaga lahat, sa tiyaga, sa ensayo. Yun po. Thank you. Teka lang, naisip ko lang. Meron ba kayong special diet as a cyclist, na female cyclist, kayong tatlo? Wala po. So kahit ano, pwede niyong kainin? You eat anything? Ano? Bali kasi sa amin, sir, katulad yan po nung bago mag-SEA Games, pumayat na rin po kami, sir, ng ano, hindi kailangan mag-diet. Tsaka, based po nun sa experience ko, sir, na yun nga po, minsan nakaka-stress din yung mga ibang maririnig mo na mataba ka, ganyan-ganyan. Actually, sir, kaya naman namin ng sobrang payat, eh. Mm-hmm. Kaya lang ang problema, sir, hindi ka masyadong makasipa. Minsan, mumulikat ka na. Mga ganun, sir, yung mga nangyayari. Kaya ako, sir, maintain lang talaga yung kung ano po yung fighting weight namin. Yun lang din naman po yung ginagawa po namin. Kasi hindi na rin po kami nag-diet. Kung if you lose weight, you sacrifice your power, di ba? Yes, sir. Sacrifice yung power. So, anyway, may question dito from Isaac Hirante Van Doorn of Netherlands. Here in the Netherlands, biking is a way of life. How would the Philippines, specifically the sport of cycling, benefit if we are to pursue that way of life? Siguro ako na lang makakasagot nito. The Netherlands is the top country in the world that uses the bicycle. I think 60% or 70% of the Dutch use the bicycle as a mode of transportation every day yun. Kasi the Netherlands, although I haven't been there, but I learned from reports from the UCI and with my readings, is the most bike-friendly country in the world. So may respeto sila sa bisikleta. And of course, the weather is cool, the weather is fine. So it's you can bike to the office, bike to work, etc., etc. Meron pa rin itong isang tanong from Joboy Bertis. May plano po ba ang ICFP, that's the Integrated Cycling Federation of the Philippines, or Phil Cycling, na maglagay o ibalik ang cycling sa mga probinsya, regional at national meets, kagaya ng palarong pambansa? Okay. As Congressman Bumble Tolentino committed during our elections last week, ang national championships po ay gagawin ngayong taon, sa buwan ng May po. Kasi po, ang national championships, nire-register po yan sa UCI. And the UCI makes a schedule for every country, depende kung nasa northern hemisphere siya, sa southern hemisphere, o nasa malapit sa equator. For the tropical countries, ang national championships are scheduled in June. But it's different for us, kasi pag June na kasi, medyo umuulan na. Although unpredictable na yung weather. So, the best schedule for the Philippines for the national championships is to put it very close to June. So we will have our national championships this year in May. Ngayon, sa regional, provincial, regional at national meets, there are efforts na magkaroon ng cluster eliminations or cluster regionals. Kasi po, sa pag-organize ng cycling ay ang logistics po. Napakamahal pong mag-organize ng cycling. Hindi lang po bisikleta ang kailangan. You need team vehicles, you need support vehicles, you need motorcycle marshals na sila yung tagahawi ng mga sasakyan sa highway. Hindi po biro, gumastos para sa cycling, para sa tour. Tanungin nyo si Mr. Bert Lina ng R21. Siyang nag-organize mula noong 2002 ng Netour de Filipinas. At tanungin nyo rin si Mo Chulani ng Ronda Filipinas. And you will be surprised magkano ang nagagastos ng mga kumpanyang ito sa
cycling. Speaking of palarong pambansa, about 4 years ago, 5 years ago, I helped Tagum organize yung palarong pambansa. And during the organization, I brought up sa DepEd na kung pwedeng ibalik ang cycling. Unfortunately, hindi po kami pinakinggan. We got a cold shoulder from the Department of Education on the inclusion of cycling sa palarong pambansa. I apologize if I am brutally frank about the cold shoulder treatment on cycling, but I know maybe there are already too many sports in the palaro. That's why they cannot accommodate cycling anymore. But come to think of it, cycling was and it still is one of the most popular sport in the country. We have the fabled Philippine Tour. Yan po ang pwede nating basihan. So I hope in the future the DepEd will accommodate cycling. 8:31 na po. Marela, Jermaine, and Abigail. Jermaine, paano yan? Hindi na natin napag-usapan yung kwento yung tatlo. Sa amin na lang po yun. I-post mo na lang. Uy, wala naman. Uy, ano nga, bigil na. Amin ko, wala naman eh. Hindi po. Kasi po, ako, bibigyan ko lang kayo ng konting kwento. Dahil po sa karera, walang kaibigan. So dati po, magkakalaban po yung tatlong yan. And then dahil for flag and country, ay naging matalik na magkakaibigan silang tatlo po. O, dilusot na kayong tatlo sa sinabi ko. Pwede na ba yon? Yes, sir. Teka, bago tayo magpaalam sa stage 4, meron pa isang kwento rito. From Poblete Parehe. It rhymes, ha? Ano po ba ang may papayo ninyo sa aming mga biker na bike lang gamit papuntang work? Okay. Yung mga elite riders po natin, ito daw, may question from Poblete Parehe. Ano ang maipapayo nyo sa mga occasion, mga nagbabike to work sila? Kasi iba rin yung discipline ng elite cycling. Eh. Ano ang pwede nyong maipayo sa kanila para hindi mapagod kaagad, para hindi maiwasan nila yung mga reckless na mga sasakyan? Ano ang pwede nyong maipayo? Marela, ikaw muna. Ano sir, ang may papayo ko lang po is siguro wala po akong masyadong ano, alam po kasi sa ganun. Pero yung sa mga jeep po, kasi kadalasan ng mga na-aksidente yung sa right side, lagi kasi nilang akala yung mga bike na sa kanan most of the time. So, yung ako, madalas akong ma-accidente sa ganun, sa pag may nagbubukas ng pinto, ganyan. So, siguro, maintain the distance na in front of you, ganyan. Para it will give you time to break the tama. Share the road. Sabi nga nila, share the road and yung safe distance. Yung safe distance, meron pang debate dyan, di ba? Kung 1 meter, 1.5 meters, or 2 meters. Pero based sa structure, sa what do you call this, sa mga kalsada natin, mahirap i-maintain yung 1 meter, not even the 1.5 meter. So, Jermaine, anong may papayo mo sa mga nagbabike to work? Ang dami na kasi nagbabike. Siguro po sa yung may papayo ko po sa lahat na nagbabike to work po, bago po sila tumawid, lagi muna po silang lumingon, mag-hand signal po kung pupunta po sila sa kaliwa. Lumingon muna bago mag-hand signal. Hindi rin po masamang tumigil muna bago po tumawid kesa po mag-take ng risk po na tumawid agad na hindi nila nakikita yung likuran nila. Minsan po, doon po na talaga, kadalasan, nagkakaroon ng malaking disgrasya. Katulad na rin po ng mga pagsingit-singit din po sa mga truck. Yun po, madami pong ganyan na hindi po nakikita ng mga truck driver, yung mga lalaking sasakyan po.
Yun po. Yun lang, wag na wag kang didikit sa malaking sasakyan o kahit na anong four-wheel. Wag kang dumikit, wag kang magpagtapalaran. Kailangan po talaga, sir, ano, mag-ingat po ang bawat isa sa atin kasi nandiyan lang po ang aksidente. Actually, hindi lang truck sa mga kotse ang o mga jeep ang naging risk sa mga cyclist ngayon eh. Mga nakamotor kasi wala, yes, sir. Walang takundangan. Yes, sir. Meron din pong mga nakamotor, sir, ganyan. Isang beses na rin po ako nabangga ng motor. Yung karera po yun sa Pililia. Kaso tinakasan po kami noon eh. So ngayon po, dati po talaga ano, sobrang daredevil po maglumusong. Grabe kong sumingit-singit sa mga sasakyan. Pero nung ngayon nga po, kadalasan madidiskrasya ka talaga. Ang ginawa ko po talaga ngayon, sobrang ingat. Doon na lang po ako sa karera, nagbubuhis ng buhay kasi sa karera, kailangan talaga. Yan. Doon na makipagpatayan. Pero yung pag-training, andyan lang yan. Pag na-disgrasya ka ng nag-training kayo, o hindi ka na makapadyak, hindi ka na makalakad, hindi ka na makakalaro, yan po, sir. Yun lang po yung ipapayo ko po sa, ano, yun nga po, mag-ingat po ang bawat isa sa motorista man o siklista dahil nasa pag-iingat lang po yung sagot sa lahat ng ano natin po. Safety is the best policy. Abigail, of course, dyan sa Kamsur, walang traffic, less ang sasakyan. Pero how do you, paano ka magpa-practice ng safe riding sa highway? The national highway. Unang-una po, syempre kailangan pa rin magsuot ng helmet. Yun po ang the best. Kasi kadalasan po sa mga bike to work, madalas nakasombrero lang, or minsan yung helmet nila nakalagay sa may handlebar. Yung parang nakaporma lang. So, dapat ginagamit din po yun. And second, siguro, syempre magdasal muna bago mag-ride out, ganun. Kahit saan pupunta, magdasal muna. Kasi yun yung pinaka the best. So, yun po. Safety lang din sa lahat. Nasabi na din po nila yung mga dapat nagawin. And yung mga tamang ginagawa ng commuter. Tsaka ng mga nagbabike. Yun po. I agree 100%. Yun. It's a mortal sin not to wear a helmet when riding a bicycle. Mortal sin po yan. Sana po, balang araw, meron ng multa sa MMDA o sa pulis ang mahuling siklista na walang helmet. Susuportahan ko yung batas na yun, just in case. Well, anyway, we are 8 minutes lampas-lampas sa finish line. So, maraming salamat sa mga guests natin ngayong gabi. Jermaine. Thank you so much, sir. Marela and Abigail. There are 52 weeks in 1 year, so we have 52 Mondays in 1 year. So I'm sure uulit na naman tayong tatlo. Perhaps iba yung magiging partner nyo as sa guest list. Pero mas masaya, the more the merrier. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi at Happy New Year. At ito po si COM2 Jun Lumibaw sa ngalan ni COM3 Sunshine Joy Vallejos. Pagaling ka na, you need to get strong. Medyo mahamog ngayon, so try not to get sa hamog para gumaling na yung lalamunan mo, mag-clear na yung lalamunan, etc., etc. So, thank you, Lord. Happy New Year to everyone. And until the next BM Cycling on Monday, good night. This is COM2, Roger and out.
Thank you.